Tinawag ng Estados Unidos na overacting ang pagpapalipad ng China ng ballistic missiles bilang pagpapakita ng protesta sa pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Ayon kay White House spokesperson John Kirby, tila nanghahamon pa ang China sa ginawa nito. Dagdag pa ng White House, nagtatangka rin umano ang China na sirain ang regional power balance sa nasabing rehiyon. Hindi aniya magkakaroon ng tensyon kung itinigil sana ng China ang pagsasagawa ng mga military drill sa paligid ng Taiwan. Kinondena rin ng Taipei Defense Ministry ang hakbang ng China at inilarawan ito bilang hindi makatwirang aksyon na sumisira sa kapayapaan sa rehiyon. Tatlo ang nawawala habang higit kalahating milyong mamamayan sa Japan ang pinalikas dahil sa matinding pag-ulan na nagdulot din ng malawakang pagbaha sa hilagang bahagi ng bansa. Sa isang video, makikita na nahulog pa mula sa gumuhong tulay ang isang sasakyan. Tinalakay ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang nakatakdang moon mission o test flight patungong buwan. Nais ng NASA na makabuo ng malalimang pananaliksik sa kasaysayan ng kalawakan, maging ang patuloy na pag-develop ng science and technology na magdadala ng mga unang maninirahan sa planetang Mars. Sa Brazil, matagumpay na napaghiwalay ang conjoined twins na ito matapos ang 27 oras o higit isang araw na operasyon. Pambihira ang kondisyon ng tatlong taong gulang na kambal na sina Arthur at Bernardo Lima, lalo't magkadikit ang kanilang ulo. Mayroon lamang 1% success rate ang naturang operasyon. Ikinasa ang operasyon matapos ang ilang buwang pagsasaliksik, paghahanda at paggamit ng virtual reality projections batay sa CT at MRI scans ng kambal. Joyce Salamatin para sa Bayan.